Hello and welcome uli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng picadillo. And here are the following ingredients. Meron tayong minced pork, minced beef, potato, carrots, red bell pepper, onion, tomato, beef stock, garlic, soy sauce, salt and pepper to taste, meron tayong beef cube, bay leaves, and meron tayong optional ingredients na magic sarap. Gagamit din tayo ng oil for sauteing. So, ang lahat na ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box, paki-check na lang. So, dito sa ating pan, magpapainit lang tayo ng oil, and then magigisa na tayo yung garlic, yung onion. So, palambutin lang natin to hanggang maging translucent yung ating onion. So, ayan. Malambot na yung ating onion and garlic. Isama na natin yung tomato. So, again, palambutin lang natin ito. So, ayan. After a few minutes, pwede na nating ilagay yung minced pork natin. Unahin muna natin yung pork. So, gisahin lang natin to maybe for a minute or two. So, ayan. Nagkatas na yung ating minced pork. So, pwede na natin ilagay yung minced beef. So, again, hintayin lang natin to hanggang mag-render siya. So, maging medyo golden brown na ang ating meat. So, ayan. So, gisang-gisa na yung ating giniling. So, pwede na natin ilagay yung soy sauce. Yung ating bay leaves. Yung beef cubes, durugin lang natin. Pepper. And salt according to your taste. At yung ating beef stock. Itong beef stock, pwede din, kung wala kayong beef stock, pwede din yung water na lang. So, depende din kung gusto nyo na medyo masabaw or yung medyo tuyo. Kasi yung lola ko, ang pagka siya gumagawa nitong picadillo, talagang may sabaw. So, depende na sa inyo yon. Alam nyo naman na pagluluto, kanya-kanyang style lang. So, I'm just sharing you kung ano yung recipe ng lola ko. So, pwede na din natin ilagay yung optional ingredients nating magic sarap. So, tikman nyo na lang to later kung okay na sa inyo, sa panlasa nyo. Kung medyo matabang pa, mag-add na lang ng salt. So, we will simmer this for maybe for about 10 minutes. Takman lang natin on a medium heat. So, ayan. After 10 minutes of simmering, so pwede na natin ilagay yung potatoes. Yung carrots. Haluin lang natin. So natikman ko na to, okay na sa akin yung lasa niya. So palambutin na lang natin yung carrots and potatoes. Tapan uli natin to. Simmer uli natin for 5 to 10 minutes. Hanggang sa lumambot lang yung ating carrots. So ayan, malambot na yung ating carrots at saka potato. So pwede na natin ilagay yung bell pepper. So again, we will simmer this for maybe another 3 minutes bago natin tuluyang patayin na sa apoy. So, eto na ang ating quick and easy picadillo recipe na recipe ng aking Lola Maria. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!